yung ginawa ko noon, nagpapakulo ng ano, ng tubig, tapos nilalagay ko sa plangga na ganito. Yan, pwede nyo gawin basta may ganyan. Pwede nyo pong gawin yun. Tapos, ilagay nyo lang po yung ano, yung mainit na tubig sa nalang. Yan po, ilagay lang po sa dito. Yan, mga person. Yan. Ganyan. Tapos, ang ganito yung ginagawa ko ng isakta po. Ganito. Para hindi yung tubig yung talagang dyan lang. Hindi matutumba. Tapos, lalagay nito. Ganito. Tapos, ganyan. Kailangan walang ano, walang hangin na nakakapasok yon. Tapos ano, kung maaari mga 10 minutes ganun o mas mahigit, kasi yun ang ginagawa ko. Tapos yun, maganda rin yung ano, yung bigs para ilagay sa tubig yun. Pero ako minsan ginalagyan ko ng bigs, minsan hindi ko nilalagyan. Depende sa nararamdaman ko. Kung talagang sobrang-sobra na ganun, talagang naglalagay ako ng Vicks. So, kaya dito sa Switzerland, meron sila pang hollow. Meron dito. Yun, maganda din yun. Tapos, yun. Yun ang gawin nyo. Kasi nakakatulong po talaga. Sinasabi ko to dahil, ano, nung last year, nagkasakit ako. Yung parang coronavirus din, pero mas para sa akin mas malala yun. Kasi nang time na yun, yung may lagnat ako, tapos nagsusuka ako, inuubo ako, tapos may diarrhea ako. Tapos yun, yung paa ko, yung nagsusuka na ako, yung ganun. Ang nangyari, nagsusuka na 2 days, naramdaman ko na hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero sabi ko, hayaan mo na kasi magbabakasyon naman ako. Mawawala din to. Yung ganoon. Tapos pangatlong araw, yun, nagsusuka na ako yung ganoon. Tapos suka talaga. Tapos nag-CCR ako yung ganoon. Tapos pag umiihi pala ako, pag umuubo ako, napapaihi ako. Kailangan ko maglagay ng diaper kasi kahit ipitin ko, wala talaga, hindi ko talaga mapigilan, lumalabas talaga siya yung ganun. Tapos ano, kailangan ko talaga maglagay ng diaper ng time na yun, yung ganun. Kasi mahirap talaga, nahirapan ako na pigilin, yung ganun, parang paralisado yung katawan ko, yung ganun, paralisado yung katawan ko na hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Tapos yun, tapos pag yan, nung last na, nung sumusuka na talaga ako, tapos nagsisiat yung ganun. Tapos yung talagang luhod na talaga sa ano, sa bowel, tapos toilet bowl para mag ano, mag sumuka, kasi hindi ko na kayang tumayo yung ganun. Tapos nang time na yun, ang ginawa ko, talagang nanalangin ako ng mataimti na lahat na lang, lahat na sana mabuhay pa ako para sa anak ko. Hindi ko iniisip na gusto ko mabuhay dahil gusto ko. Yung okay lang sa akin mamatay ako kahit anong araw. Wag lang ng time na yun. Siguro kasi para sa akin, hindi pa panahon para mamatay ako. Yung saka na kung sinil, malaki na, yung ganun. Yung talaga ang panalangin ko noon na sana na makapag-isip ako ng mabuti, na kung anong dapat pong gawin para mabuhay ako. Yung ganun. Tapos, bigla na lang nag-ano sa isip ko na mag-bathtub, yung ganun, bathtub ako. Yun. Kasi, nung time na rin yun,
nagsisimula nang mag-frozen yung ano ko, yung paa ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nagpapanik na ako nung time na yun. Nagpapanik ako kasi akala ko talaga last, hindi ko na makikita yun, hindi ko na maalagaan yung anak ko, yung ganun, yung last na talaga yung ganun. Tapos ang ginawa ko noon, yun, nanalangin ako na talagang habang nagsusuka, habang ano, talagang nananalangin ako. Tapos nung time na yun, naisip na, na bigla na lang naisip ko, nagbathtub ako yung ganun. Tapos yun, nagbathtub, nagkano ko ng mga tubig, yung ganun, yung mga 35 degrees, of the 37 degrees, yung ganun, yung talagang maano, kasi prusin, napuprusin na talaga yung ano ko, yung paa ko, yung ganun. Tapos, yun, ang ginawa ko, talagang nag-ano ako sa ano, nagbabada ako sa ano, sa bathtub. Tapos yung nangyari, ano ko nung sa bathtub, bigla na lang ano, bigla na lang naging normal na tubig yung hindi ko na, wala nang tawag sa atin, wala nang, hindi ko na, hindi na mainit yung ganun, bigla na lang malamig. So yung ginawa ko, dinlakyan ko na naman ng ano, ng tubig na mainit yung ganun. Tapos yan, nilagyan ko ng mainit na tubig. Yung talagang umuusok na talaga, yung umuusok, kahit yung umuusok na wala talaga akong maramdaman sa paa ko, wala talaga. Yung ginawa ko, talagang nilublob ko lahat, pati ulo ko, yung ganun, nilublob ko talaga lahat. Tapos yun, tapos bigla, tapos nagsimula nang maging okay yung nararamdaman ko, yung okay na siya, yung ganun, yung pwede na akong nakakaramdam, yung ganun, nagsimula na akong nakakaramdam, yung ganun. Tapos naging okay na, naging normal, naging parang normal na. Tapos yun, kasi nung time na yun, nung susuka ako, pagkatapos kong magsuka, yun, habang nagpapaano ko ng tubig, tumawag ako sa ano, sa doktor na yun, yung nararamdaman ko, nagsusuka ko, yung nanginginig ako, yung ganon, yun. Nanginginig talaga ako ng time na yun. Yun, tapos, yun, pumunta ako sa doktor ng hapon, pero tumawag ako sa asawa ko noon na sunduin ako, na siya magmaniho, kasi hindi ko talaga kayang magmaniho ng time na yun, yung ganun. Tapos nang ano, nang pumunta kami doon, yun, inano ako sa ano, sa full, sa yung parang lang, yung lungs ba yun, yung papaano ka doon sa i-extray ka, yung ganun, yun. Tapos wala silang nakita, yung parang wala silang nakita, hindi ko kasi gaano naintindihan yung sinabi doon sa ano ng doktor. Basta ang alam ko lang, ang sabi niya, may virus daw ako ng time na iyon, yung ganun. Tapos bawal daw akong mag-kiss sa asawa ko kasi yung sa virus daw na yun, na pwedeng makahawa ng tao, ng ibang tao. Pero wala naman siyang sinabi na maglagay ng mask. Pero nang time na yun, naglagay talaga ako ng mask. Kasi nung pumunta kami ng pharmacy para bumili ng gamot, yun, kailangan ko din yung mask na yun. Kasi sa trabaho, kapag nagaano kami, nagsusuda ng ganun, pag naano yung usok, inuubo ako. Kaya naisipan ko ding bumili nun na ganun. Tapos yun, kaya meron ako noon. Tapos yun, habang naglalaro yung bata, yun, nakamask lang talaga ako ng time na yung kahit pwede namang hindi. Yung ginawa ko ganun. Tapos yun, pagpunta ko yun, sinabi nila na, sabi ng doktor na may virus nga ako, yung ganun. Na hindi ako, kasi dapat ng araw na yun, o ng kinabukasan nun, aalis kami papuntang Italy. Tapos ang sabi ng doktor, hindi ka pwedeng umalis kasi
talagang may sakit ka, yung grab mo malad, yung ganun, yung parang seriously sick, yung ganun yung sinabi. Tapos yun, hindi kami natuloy ng Italy. Tapos yun, ang ginawa ko, nasa bahay lang yung ganun. Tapos yun, pag halimbawa tumatayo ako, kailangan mga ilang, ano lang, hindi pa nga minuto, kailangan ko nang umupo. O kaya, ano, humiga yung ganun. Kasi hindi talaga kaya kung tumayo yung ganun na matagal. Pero nung time na yun, nung ano, nung nagbabathtub ako, yung ganun. Nakakatayo naman ako pagkatapos nung ano, nung katapos ko nung magbathtub nun. Talagang nakakatayo ako yung ganun. Tapos nung pumunta kami ng ano, ng doktor, okay, nakakatayo ako. Tapos yun ang sinabi niya, ano, ng doktor nga na hindi ako pwede makakalis. Tapos, uwi namin ng bahay, yun, simula na naman yung ano, yung parang nahirapan kang tumayo ng maayos, yung ganun. Tapos yun, kailangan mong humiga, yung ganun. Tapos yun, pag halimbawa, mataas na yung lagnat ko, yun, meron pala sa Pilipinas, meron kaming nabili noon sa Pilipinas na ano, na yung cultivar. Maganda po yun, kasi yung meron silang pang adult, maganda po yun kasi yung ginagawa ko pag halimbawa, ano, paliban sa binigay ng doktor na nagamot sa akin, yun, ginagamit ko talaga yun. Tapos yun, kaya nakatulong talaga yun sa akin. Kaya gusto ko ding tumulong na maaring hindi ito ang talagang ano, talagang gamot, pero siguro baka makatulong ng kahit konti lang, makatulong ba sa atin, sa ibang tao, na malabanan nila yung virus na ano, na mga nagpositibo, yung ganun. Tapos yung mga kaanak din na gustong tulungan yung mga kaibigan nila, yung ganun, na malaman nila na pwede, merong kaya natin to, pwede nating malagpasan ang lahat ng to, yung ganun. Kasi ako, nalagpasan ko talaga to, kahit ang hirap, nalagpasan ko talaga. Yun, sana maging aral to, o makatulong to, na yung kwento ko may matutunan kayo. Ganun. Tapos yung ano pala, yung diba yung pag ano, may sakit, minsan ay dayo natin kumain. Talaga ako kumakain, talaga ako, hindi talaga pwedeng hindi ako kumain. Kailangan kong kumain kahit ayaw ng katawan ko, kailangan kong kumain. Pero wala naman talaga kong problema sa pagkain, na pamimili ako, hindi ako kakain. Talagang kumakain talaga ako. Kahit may sakit ako, kumakain talaga ako. Kasi para sa akin, lakas ko yun. Kailangan ko yun. Ganun. Tapos, mga 1 week, yung ganun, talagang gumaling ako. Yun, gumaling talaga ako. Yun. Hanggang ngayon okay naman ako. Yun, minsan, yung nahihilo ako, hindi naman dahil virus, kasi wala naman akong lagnat, wala naman akong ibang nararamdaman, siguro kulang lang sa tulog. Pero nang time na yun, talagang may sakit talaga ako yun. Kaya sana makatulong to sa lahat sa atin, na baka sakaling pwedeng maging gamot sa virus na kinakaharap natin ngayon. Yun. Kasi ako, yun ang ginagawa ko. Ngayon, wala akong lagnat, wala akong yung nag-aano yung pakiramdam ko, walang ganun.